This is the 8th day of camping and this is the 3rd of June 2022 and that's Ningaloo Reef. Si Kuya Jerry yun, nakakuha na daw sila ng isda. Yan, nag-transfer kami dyan at that is the same, marami daw turtle sa island na yan, which is the kabilang island is maraming turtle nga. Yan, ang dami-dami nag-surfing. Nag-picture muna kami ni Mira in the morning. Yung chair na yan is dedicated to a surfer that passed away in that area, I think. The sunrise was so beautiful. Kahit malamig, marami pa rin ang nagsa-surfing. Which is, I think, safe na mag-surfing dyan kasi walang wave. Kasi parang ano siya, parang in the middle siya ng dalawang isla. So yan, I took a video in the morning. Hindi pa ako kumain yan. Pero ang ganda ng gising ko kasi I was able to sleep very, very well. So hindi pa kami nakapag breakfast niyan, naghanap muna kami ng lugar na saan makapag-fish ulit para yun na ang i-ano namin yan si Randy para kakagising pa. Wala sa mundo. Yan ang mga antenna dyan. Grabe siguro kung ano yan, 5G or whatever. Pumunta kami sa kabila doon, nabasa namin yung mga World Heritage na mga signs, kung anong meron dyan. Tiningnan namin kung nasan kami sa mapa. Yun, nandun kami sa dulo pala na ng Exmounth. Tapos nag-meeting-meeting muna kami. May na-meet kami doon na taga-Perth siya. Pumupunta siya doon ng 3 months, just winter, para ma-escape niya yung winter. Siyempre, mayaman. Yung mayayaman, pumupunta doon. Retiree na rin sila. That's the lighthouse. Pero pumunta kami sa medyo pasok na lugar kasi we cannot find any camping area sa beach ano side. Yan, naraming mga niyog at may mga kalatsuchi. Parang na-miss ko. Parang very Philippines yung vibe niya. Yan ang camping site kasi wala talaga kami ibang choice. May mga isda na yan na nakuha yung iba. Inaabangan namin yung ulo at saka yung mga buto-buto kasi nililinis nila. They already went fishing itong mga Australiano na to. So, okay naman sila. Sabi nila, oh, do you eat that one? Sabi namin, oh, we eat that. So, hintay-hintay muna kami kasi hindi kami makapasok puno yung camping site. We waited for people to check out, kaya naghintay. Ayan, nakapag-set up na kami niyan. Nag-inom-inom muna habang nagpipirito. Kumakain muna ng kambing para pulutan, para hindi malasing. Tapos, we decided to go ahead and say goodbye after lunch sa group namin. So, we decided to go to Coral Bay, which is 1 hour and 43 minutes. Tapos, we decided to go on our own. Kami na lang magpapamilya. So, we dropped by IJA muna. We took a photo which says, you know, like, farewell Exmounth. We bought actually talaga, bumili kami ng Telstra phone. So, magamit namin for the roadmap. Kasi wala talagang ibang signal kundi Telstra lang. And then we bought some things in IGA. Export. Yan, yun yung mapa namin. Because I printed a map. Ang dami-daming ant na homes like this na makikita mo on the way to Coral Bay. So, Rian actually drove us kasi natulog muna yung papa niya. Because sa pagod. So, yan. At saka, ang galing-galing kasi hindi pa kami medyo sobrang hapon talaga pumunta sa Coral Bay. So, papasok din ng Coral Bay, which is, siguro mga ilang ano yun, oras. Yan na yung mga, ano nila, yung camping site, which is puno na dyan, pero we were able to get another one, which only cost us, I think, $70. Tapos yan, na very on time kami, na merong mga banda-banda dyan. Tapos, yung may linisan ng isda talaga, na puno yung 3 bins. Hindi namin makayang mapasok sa fridge namin kasi punong-puno na. And then, Randy cleaned it kasi libre naman yung tubig. Kita mo yung isda dyan kasi laki ng ulo ko. Gashela and I tried to go to the beach but it's low tide at saka malamig na. So, we decided na picture-picture na lang, syempre. It was a very good sunset and we're happy kasi may accommodation kami. Yun, may nakuha kami accommodation. Tapos, naglibot-libot muna kami. Coral Bay is very like
Asia feels. Kasi may, para siyang Thailand. Yan na sa camping site namin. Nagluto kami. We were able to get a very warm shower, which is really, really good. So refreshing. Nakaligo na din kami at last. Ayan, nakaluto na si Randy. Meron kaming mumunting kaldiro at kumain kami. Tatlo niyan. And it was a very good evening. So by this time, at the middle of the day, umalis kami ng Exmounth. So I think that was around, I don't know, maybe ano na kami umalis doon, mga 3 o'clock. So, bumukod na kami, and then we went there. We prepared first kasi pumunta kami muna ng IGA. So, as I have said, bumili talaga kami ng Telstra phone, na which is only $100. At saka, meron na yun siyang parang prepaid na siya. So, we can still use it for the rest of the travel. So, ang ganda ng Coral Bay, when I said kasi na parang Asian feels siya, kasi when we used to live in Thailand, parang ganun siya. Yung mga foreigner na nakikita mong naglalakad na they are just wearing their bikinis and stuff like that. Na parang ano lang. At saka very warm doon. But at that time, winter na sa Perth. So, ganun kalaki yung Australia. Parang grabing parang buong Pilipinas yung ano niya, yung haba niya. Doon banda is mainit, medyo mainit. Lumamig naman nung gabi, but we were fine. So, yung napagpuntahan pala namin is parang banda ng overflow kasi hanap kami ng hanap, hindi namin makita. But the best thing there is na very on time, talagang God prepared the place for us na pagdating namin doon, yun pa yung time na naglinis yung mga tao. At nagtaka sila kasi they like, kinakain nyo ba yan? And yeah, do you eat them? Sabi namin, yes. So we put in the fridge. So napuno yung fridge namin. Yung iba niluto pa namin. Tapos habang naglilinis si Randy, pumunta naman ako dun sa accommodation para mag-book ng area. Yung mga gasolinahan doon, walang nagbabantay. You just have to swipe your card. And you just have to look after it. So, ganun ang kalakalan doon. The camping area that we went to is meron silang lutuan. Meron silang kusina. At my most favorite is yung warm shower talaga. So, but hindi kami nagluto sa kitchen? Kasi syempre, is that yung niluto namin. They don't usually like the smell of the fish. Kaya, doon na kami nagluto sa, ginamit namin yung butane burner. So when you go camping talaga, you have to see to it na meron kayo yung maliliit na mga kaldero na pwede yung gamitin. So fish lang yung kinain namin nung gabi na yon. Sa malapit lang talaga, there was a pub na parang backpackers area naman siya. Siguro mura lang doon, pero it's good for young people at saka yung mga siguro yung gustong mag-inom-inom din in the evening. Kami gusto lang namin matulog talaga. So, across us naman are caravans. So, hindi safe naman yung lugar. At nakatulog din kami but sobrang lamig. So, nung gabi na. But Coral Bay is very nice. So, yun. Yun ang aming 8th day. So, nung kami natulog sa Coral Bay. Yun. At saka the next video is very nice kasi we were able to visit some places, tourist attraction in that area. Thank you for watching and watch the next video. Thank you.